Good day mga sir. Ngayon, quick tutorial lang po tayo. Turo ko lang po sa inyo kung paano maglagay ng pin lock katulad nito sa case ng helmet ko na Nolan. So, naka-screw po siya. Or iba, tinatawag ito na anti-fog attachment. So, pakita ko sa inyo kung paano ko po ito nagawa. Okay, good day mga sir. So ito lang ang kailangan natin gamitin sa pagkakabit nitong button pin lock na modified na. Is long nose, itong Phillips or screw, glue stick, gunting or cutter kung meron, at mismo yung lens na tanggalin yung mismong helmet niyo. So sa ibang helmet, sa meron kayong mga parang lock dito na naka-attach dito yung mismong lens. So, hilahin nyo lang yan. So, yan yan. Para matanggal nyo ito mismo sa body ng helmet. So, ang case ng Nolan ko, ang pinaka-stock na lock niya dati ay ganito. So, yan ang pinaka-case ng lock niya dati. So, may mga ibang helmet na yung pin lock nila screwed type. So, yun ang alamin nyo mabuti. So, de-screw to. Ito, naka-screw. Naka-screw mismo sa base sa loob. So, sa akin, sa case ng helmet ko na Nolan, hindi siya screwed type, kundi para siyang pinupush lang to sa loob para magyakap silang dalawa. So, yung iba sa mga KYT, alam ko, detread dyan sa AGV. So, depende na rin kung anong klaseng helmet kayo, kung de-screw o yung push lang. So, ba't ko naisipan maglagay nito? So, na-inspire kasi ako sa ibang mga may helmet na nakamodify yung helmet nila na ang ganda tignan, malinis. So, naisip ko rin na magkabit nito. So, pinagbilang ko lang nito mga boss ay ito si JG Ears Custom. So, maraming salamat. Meron pa akong sticker. Tapos, punta na tayo sa kung paano siya customize. So, kaya ako nag-customize mga boss. Hindi katulad ng mga ibang helmet, yung mga KYT, mga AGV. Malilit lang yung pinakabutas nila dito sa loob. Yung papasukan ng tornilyo. So, itong sa JG Ears Custom, meron na siyang kasamang tornilyo. Ayan. So, dalawang maliit siya, tapos may dalawa siyang mas malaki. So, yung ginamit ko kasi mas malaki. Tapos, nilagyan nila nitong parang fabricated na washer. Purpose nito, para dito nyo ma-attach yung anti-fog ninyo kung gagamitin nyo. So, sa akin kasi hindi ko na siya ginamit, pati yung maliit, yung malaking tornilyo na lang ginamit ko. So, ano nangyari? Bakit kailangan ko mag-customize? Yung iba naman na hindi. So, gaya na sabi ko, yung Nolan, ang problema sa akin sa Nolan ay malaki yung pinakabutas ng papasukan ng screw niya. Malaki yung pinakabutas nito. So, naisip ko, ang sabi kasi ni boss sa JG Ears Custom, ay gagawin niya ako ulit ng panibagong parang fabricated na washer na pupwedeng mag-fit na rito sa helmet ko. Ay, kaya lang medyo tatagal, medyo excited na akong ikabit. So, naisip ko ay maglagay ng washer. So, pagka nag-washer naman tayo, ang problema, yung aluminum washer o kung ano man, ay pangit tignan, lalo na kung yung lens mo ay hindi siya tinted or hindi siya kung yung plain lang, so kitang kita. So sa akin, nagamit ko pa rin si
anti-fog ko. Tapos, ang ginamit kong washer para sumusunod siya kapag hinihigpitan ay ito na ang glue stick. So, si glue stick, nag-cut lang po tayo ng tama sa kapal. Huwag masyado manipis, huwag din masyado makapal kasi kasumobra kapal, mayayari hindi makakapasok yung tornilyo mo ng maayos o kaya kakapusin yung pinaka length o haba ng tornilyo mo. So, sakto lang yung kapal tsaka sakto lang yung nipis. So, ang ginawa ko, siya na po ang ginamit ko as a washer. So, ang kagandahan, di tornilyo pa rin po siya, hindi po siya yung dinikit lang or 3M lang yung pinaka-pinlock, sayang din kasi ang ganda pa naman, malalaglag lang. So siya, tinornilyo ko pa rin. So instead na yung mga aluminum washer ang ginamit ko, ito na po ang ginamit ko, yung glue stick na mismo. So sa tibay wala akong problema, parang naka-washer ka rin. So hindi naman din siya gumagalaw, wala rin pong galaw siya, attach pa rin siya mabuti. So ayan mga boss, simpleng tips and tricks para sa mga ibang helmet ninyo or sa mga kasama nyo na may ibang type ng helmet na malaki yung butas para sa screw nya. Yan lang ang paraan na naisip ko at sana nakatulong din sa inyo. So kung ito ay sa tingin nyo nakatulong, please hit subscribe o pakishare na rin, pakilike na rin din si page ko para makapag-post nito tayo ng iba nating mga DIYs natin na naiisip. So, salamat!